sumibang. Nung basta nang ginupit, habang naglalaro ako, sige lang, sige nga gupit niya. Kala ko nga iniingatan niya sa dulo-dulo-dulo lang, dulo-dulo. Dulo-dulo na! Morning, Abby. Morning. Morning, Gigi. Morning. Kain na, anong kakain mo? Kutsara. Wow, kutsara kakain mo. Kutsara. Si Coco pala yun nandun, kaya ang likod. Muhin mo yun ah. Egg. Andito kami sa likod. Gagawa si Kuya ng bintana. Magbubuhay probinsya tayo. Malayo sa syudad to. Ako saging, kung pwede na kumuha ng saging. Dami saging. Pasyal ko kayo. Ayan, dahi papaya. Pag ganon. Hindi. Dapat yan lang hindi patulis eh. Diretso lang yan eh. Diretso lang. Hindi. Hindi lang patulis. Parang may gaganon yun. Tapos, at hindi eh. Pumangit. Parang usang kisang eh. Tapos yan lang po eh. Kaya ako minatatawag sa mga kinabi mo. Hindi ko mahila.
ginupit habang naglalaro ako. Sige lang, sige, gupit niya. Kala ko magaling ba? Kala ko nga, iniingatan niya sa dulo-dulo-dulo lang, dulo-dulo. Dulo-dulo na! Tangin. Tumuyan ang one man. Kala ko yung ano. May takro, alam mo, para kang map. Ano? Map. Yung ginaganong gumagalaw, yun ba si Lord yung map? Yung map din lawa si Lord. Gumagalaw-galaw ka. Ayun mo na lang lahat yung buk ko. Ayaw maging map. Hindi, hindi ka mukhang map. Yung gumanong-ganong ka lang. Gumanong-ganong ka. Ayusin mo yung likod. Tapos kakalbuin mo. Mong kakalbuin eh, papantay mo lang. Oo, wala na akong masusukpit kasi dito eh. Dapat yan na ano pa, bawasan pa, para pumantay din sa likod. Tingnan mo, parang, parang yung na ako, lalagyan ng apat na daliri. Laga mo ang bangs! Hindi naman, may ginagano pa. Ang pangit nga eh, yung mix eh. Hindi ko na matali. Try mo. Hindi na! Wow, may cancer! Ayaw mo, wow! Hindi ka lang sumilikod! Ayusin mo to! Na mo! Day 4, day 3, day 2, eventually. Good morning! Another day! Another sun, another ingay ng mga aso sa labas, another irita kasi ginupit ng anak ko yung buhok ko kahapon and wala sa hulog, talagang ginupit niya ng, as in ginupit niya ng kakaibang gupit. Although medyo okay naman. Kasi nga lockdown kami, so, ayan. Ayan, ang ganda ng morning natin. Naglagay na ako ng bintana dito. Kasi, yung pusa ko is tumatalon lang talaga siya. Pag lumalabas siya nang hindi ko nakikita. Kasi pag inaalis ko tong screen, or kahit nakalagay tong screen, tinutulak niya talaga to. Tapos tumatalon siya doon. Pumupunta siya sa maisan. Hindi ko nakikita agad kasi malayo. Siyempre, hindi na ako bagets para maghahabol pa sa kanya dun sa malayo. So, kahapon, sakto natapos na itong trabaho na to. Tinry ko siyang ilagay dito. Dito, ilapag. Sabi ko, sige, pabayaan siyang lumabas. Kasi alam niya, once pumatong siya sa bintana, makalabas siya. So, sabi ko, pabayaan mo. Pabayaan niyo siya. Para sabi ko sa anak ko. Imagine, pag pagpatong niya dito kagabi, sabi ko, oh, ano, hindi ka makalabas, ganyan. Kasi may padlock, tapos hindi niya mapupush kasi mabigat. Kalain ba naman umangat siya ng tingin dun? Doon sa ibabaw, sabi niya siguro, ano kahilo? Marunong nga pala siya tumalon. May inis ako, sabi ko, hindi pa pa nga pala tapos. Ito lang frame tapos, pero wala pa yung roof. Ayan. Ayan, dito ko kasi gusto mag-fresh air dito sa likod. Medyo masarap kasi dito, medyo tahimik. Ayan. And, we're so lucky kasi nga, wala talaga ditong kapitbahay sa likod namin. And yun, tas yung ibang kapitbahay namin, they choose to not to open their ano walls para mag-extend sa likod. So kami, meron pa kaming extension sa likod. So ang gusto kong gawin dyan is parang backyard lang. Hindi naman magpaplantita kasi ang dami naman ng mga fruit-bearing trees dito. Then at the same time, meron din naman mga
gulay-gulay. Ayan. Masaya niya. Na-excite ako kasi umorder ako ng camping tent. Tawag ba doon? Tent. Ganon. Dome. Parang hindi mo siya dome. Tent siya. Na gusto ko gamitin ng mga kids. Gusto ko ma-experience nila yung parang nagka-camping. Ganon. Sa gabi lang talaga nakakatakot dito sa likod. Kasi twice na nakakahuli ng ahas dito. Hindi siya maliit, hindi siya malaki. Yung dalawang beses nang nakahuli ng ganong size, siguro yung mga size ng typical type na, typical size ng kawayan, ganun. Tapos yung nahuli nung una is halos kasing katawan ng matured na puno ng papaya. Ganun siya kataba. Tapos, mahaba siya. Tapos, ano din siya, klase din siya ng python snake. Ganun lang siya. Although, alam naman natin na hindi naman yun ganun kadelikado, pero nakatakot pa din. Kasi lalo sa amin, kasi may mga pusa kaming alaga. Tapos, kaya ito, naiisip ko, palagyan ng screen. Kasi kahit sabihin mong nakaganto na, eh, tingnan mo naman yung size. Kasha pa din yung bula. Ay, bula din. Kasha pa din yung lamok, yung langaw, ipis, munggong butike. Ang madami dito sa amin, spider. Yung ganito siya kalalaking gagamba. Sabi ko, leche. Paano nagkaroon ng sabagay? Kasi nga, tira mo, para siyang forest. Actually, banda dun talaga, forest talaga yun. Mag-film ako one time, doon sa bintana ng anak ko sa taas. Pakikita niyo yung overlooking talaga dun. Forest na talaga siya. Kaya nag-aalala ako tuwing tumatakbo yung pusa ko dyan. Yung hanggang dun sa may maisa namin dun. Delikado yun. Yun, kasi yun eh, yung may maisan doon. Parang may bangin na doon sa may dulo. Pero hindi naman siya talaga bangin. Kumbaga cliff lang siya. Siguro pag napunta na may pusa namin doon, kaya naman niya bumalik. Kaya lang ako yung masyadong napapraning pag nawawala siya. So yun lang. Yun lang muna guys. Good morning pala. Good morning.